Sa mga balitang mayroong pag-asa, Pasadena Seventh-day Adventist Church galing sa California, nakatuwang ng Northern Luzon Mission sa paglilingkod sa Pasokin, Ilocos Norte. Care group leader sa Bacoor, Cavite, nagtipon at sumailalim sa pagsasanay. Paglilingkod ng mga Adventista sa Sariaya, Quezon, nagpapatuloy gamit ang Explore Bible Study Manual. Bagong Vacation Bible Experience o VBX Heroes, ipinakilala sa Children's Ministries Leaders Training sa Palawan Mission. Pagiging mabuti at tapat na katiwala, binigyang halaga sa Valenzuela District Fellowship. Pathfinders and Master Guides sa Central Quezon District 2, sumailalim sa Basic Staff Training Course. Tagumpay sa Laro at Ebanghelyo, Sports Fest and Voice of Youth, idinaos ng Northeast Luzon Mission. Lahat ng yan, ihatid mula sa tanggapan ng North Philippine Union Conference. Ito ang Hope Today, NPUC News. Masayang pagbati sa inyong lahat. Muli kaming nagbabalik upang maghatid ng mga balita at mga pinakabagong update sa paglilingkod ng mga Seventh-day Adventist sa teritoryo ng North Philippine Union Conference sa Luzon. Bible-based seminar o pangangaral ng salita ng Diyos at mga libreng serbisyong medikal ang masayang ipinaglingkod ng mga Adventista sa Ilocos Norte sa mission trip na kanilang isinagawa sa bayan ng Pasokin. Katuwang nila sa nasabing paglilingkod ang Pasadena Seventh-day Adventist Church mula sa California, USA. Si Krisa May Balete ang maghahatid ng balitang may pag-asa. Sa malasakit sa kalusugan at espiritual na pag-unlad, isang grupo mula sa Pasadena Seventh-day Adventist Church sa California ay nagtungo sa Pasukin, Ilocos Norte upang magsagawa ng misyon na naglalayong magdala ng pag-asa at tulong medikal sa komunidad. Sa loob ng 6 na araw, higit sa 100 residente ang dumalo sa nightly crusades at medical mission na pinangunahan ni Pastor Michael Johnson mula sa California. Babaan Pastor Lemuel and Manong Hiller, ni Rinabi Omaida, magkaskasama kanya, ni DG Pananampalataya, si ni Apo Diskar, sa Limar, tapos Tata, nagpa-bautisar kami, Seventh-day Adventist. As Tata, nabautisaran kami, si Umrami Tapto Agro, napunta Seventh-day Adventist with the family ko. Kumanda na Bible study na grupo, kami G-Church TNT Sabat. Yung kami daktay devotional at Bible sa pang para sa libi. Si Pastor Johnson na siyang nanguna sa mga gabi-gabing krusada ay nagpahayag ng kanyang layunin na magbahagi ng pag-asa sa komunidad. We came out to Pasukin to do the Great Commission. God's Word tells us in Matthew chapter 28, 19 and 20. So where we're from in California, we're doing a great commission there as well. But we wanted to continue the harvest over in the Philippines. I have a lot of members of my church who are from the Philippines, and they asked me would I be interested in coming to the Philippines. So we decided to plan to come to the Philippines to do a harvest here. Samantala, si Pastor Lionel Diaz, ang Ministerial Secretary ng Northern Luzon Mission, ay nagtutok sa pagpapalakas ng espiritual na pag-unlad sa rehiyon. Ang panukala ng Northern Luzon Mission ay magkaroon ng One Town, One District. Kaya nga't ang Northern Luzon Mission in partnership ng Pasadena Seventh Adventist Church ng California ay nagkaroon ng pagpupulong at ang Pasukin ang siyang napili na dito gaganapin ang isang malaking pagpupulong para lamang magkaroon, makapagpatayo tayo ng maraming iglesia at praise God dahil ang Pasadena Seventh Adventist Church ay nangako sila na mapapatayuan ang Santa Catalina para magkaroon ng isang church sa lugar na yan. At last Wednesday, nagkaroon na nga ng groundbreaking. Ang gabi-gabing pangangaral ay nagbunga ng pagtanggap sa Panginoon sa pamamagitan ng bautismo ng humigit kumulang sa 116 na katao.
Inaasahan na sa mga susunod na buwan ay magsisimula na ang pagpapatayo ng bagong simbahan sa Santa Catalina bilang karagdagang iglesia sa distrito. Sa pagtatapos ng misyon sa Pasukin, ang misyon ay hindi lamang nag-iwan ng marka ng pag-asa at pag-unlad sa komunidad, kundi nagpalakas din ng mga bagong pananampalataya sa Panginoon. Layuning maghatid ng balitang may pag-asa, ako si Krisa May Balete, nagbabalita para sa Hope Today, NPUC News. Sumailalim sa pagsasanay ang mga leader ng mga Adventist Care Group sa Bacoor, Cavite. Ang nasabing training ay sinagawa sa pangunguna ng Cavite Mission kasabay ng kanilang fellowship na idinaos sa Camellia Springville City Seventh-day Adventist Church. Ang mga mahalagang kaalaman makakatulong sa kanilang care group ministry na sa balitang may pag-asa hatid ni Samuel Fuentes. Sa tulong ng banal na espiritu, naging kapaki-pakinabang para sa mga care group leaders mula sa siyudad ng Bacoor City, Cavite, ang pagsasama-sama at pagsasanay na ginanap sa pagtutulungan ng Cavite Mission at North Philippine Union Conference. Ang pagsasama-sama pong ito ay mahalaga dahil nakakatiyak po tayong ang ating mga kaanib sa iglesia ay naaalagaan sa pamamagitan ng ating mga care group. At napapasigla rin po natin at nai-inspire natin yung pong ating mga care group leaders na alam naman natin na sila po ang isang mahalagang persona sa atin pong care group ministry para po ito ay magpatuloy na maging maayos sa kanya pong pagpapatuloy at hindi lang maayos kundi maging isang produktibo at isang matagumpay na ministeryo sa ating bawat lokal na iglesia dito po sa ating teritoryo. Kaya nga po, itong pagsasama-samang ito, ngayon pong araw na ito ng Sabbath, ay nagpapahiwatig lamang na ang atin pong leadership ng Cavite Mission, ng atin pong North Philippine Union Conference, at ng atin pong higher organization, ay nagpapakita lang ito kung gaano yung support ang ibinibigay sa ating mga local church leadership, lalo-lalo na po sa atin pong mga care group leaders sa atin pong mga lokal na iglesia. Ito yung frontline natin doon sa care group ay yung mga leader. Kinakailangan na itong mga leader ng care group, sila mismo ay maunawaan nila itong konsepto ng care group para pagbalik na doon sa mga local church nila, sila naman ang gagawa doon sa baba na i-involve nila yung mga kapatid. Kaya mahalaga na maintindihan ng mga care group leaders ang idea ng care group. Ngunit ang mahalaga dito, dapat mayroon silang 2x2 missionary partners doon sa care group. Mayroong discipleship mentor kung saan aalagaan nila yung mga bagong binyagan. At mayroong care seekers kung saan ito naman ang ministry na intentional reclamation doon sa mga nagbakasyon na sa pananampalataya. So pagtitignan natin itong care group, well-rounded ito at magiging successful ito kung lahat ay magkikisapi sa gawain ng care group. Pag ito ay nagawa, yung integration ng evangelism ay maging lifestyle ng church. Na yung kanilang pangangaral o pagbibigay ng Bible study, hindi siya occasional. Ito ay maging part na nila doon sa kanilang buhay bilang isang mananampalataya. Jesus is coming! Get involved! Mula rito sa Molino, Bacoor City, hatid ang balitang may pag-asa. Ako si Samuel Fuentes para sa Hope Today, NPUC News. Nagpapatuloy ang mga paglilingkod sa komunidad ng mga Adventistang miyembro ng Lutukan Seventh-day Adventist Church at kabilang sa serbisyong kanilang hatid sa karating barangay sa bayan ng Sariaya, Quezon ay ang regular Bible study o pag-aaral ng Biblia sa pamamagitan ng Explore. Ang kwento ng kanilang masayang paglilingkod, balitang may pag-asa ni Lolit Obon. Kaisa ang Lutukan Church sa pangangaral ang isinasagawang explore ng Seventh-day Adventist Church sa pangunguna ng Care Group at IEL NDR Coordinators. Layunin ng naturang programa ay maabot ang mga tao, palakasin ang kanilang espiritual na pamumuhay at maipangaral ng mabuting balita at makaalam ng katotohanan ng salita ng Panginoong Diyos.
Ito ay sinimula noong unang sanglinggo ng Marso, tuwing Sabado ng hapon, at patuloy na nagsasagawa ng pangangaral sa Sityo Barangay Tumbaga, Sityo Masapan, Barangay Lutukan 1, Sityo Labak, Palomera ng Barangay Lutukan Malabag. Sa Sityo Aplaya, Barangay Gisgis, Sityo Concepcion Palasan, Arroyo at Kiminyano, sa Barangay Palasan, Sityo Masayahin, Barangay Hanagdong 1, Sityo Dagos, Barangay Hanagdong 2, pawang mga nasasakupan ng Bayan ng Saryaya. Ang schedule ng mga pangangaral ay ginaganap tuwing hapon ng Martes, Huwebes at Sabado na pinangungunahan ng Ministeryo ng mga Adventist Youth, Sabbath School, Women's, Children Ministry at mga volunteer na mga kapatiran. Samantalang sa Barangay Tumbaga, kung galing ka sa highway ng Bayan ng Saryaya, kakanan ka sa kanto ay bubungad sa iyo ang mga naglalakihang bato at rough road na daan na animoy walang kabahayan. Kapag nalagpasan ng kalahating kilometro, daan bubungad sa naturang lugar ang napakaraming kabahayan, mga bata at mga nakakatanda na sila ay sabik sa pakikinig sa salita ng ating Panginoong Diyos, at dito'y isinasagawa ang pangangaral tuwing hapon ng Sabado. Sa Sityo Masapan, patuloy ang pangangaral ng Explore at marami ang nakikinig sa naturang pulong. Sa Sityo Labak Palomera o tinatawag na Mangga ay marami ding mga bata na tinuturuan sa pangunguna ng ating mga guro. Sa Gisgis ay napakarami ding mga bata at kabataan na interesado sa pakikinig at pag-awit ng mga makalangit na awitin. Samantalang sa Sityo Masayahin, Hanagdong 1 at Sityo Dagos, Hanagdong 2 ay patuloy ang pagbibigay ng review ng Explore pangangaral sa mga bata at nakatatanda upang palakasin ang kanilang espiritual na kalagayan. Sa patuloy na pangangaral at pagbibigay ng pabalita ng ating Panginoong Hesus ng ating mga kapatid, ay patuloy nawa ang pagtulong natin sa kanila at panalangin upang patuloy na maisagawa ng espiritual na gawain upang maihanda ang lahat sa nalalapit na pagdating ng ating Panginoong Hesus. Layunin makapaghatid ng balitang may pag-asa. Ako si Lulit Ubon, nag-uulat para sa Hope Today in PUC News. Naipakilala ang bagong Vacation Bible Experience o VBX Heroes sa mga Children's Ministries leader sa teritoryo ng Palawan Mission. Sa pangunguna ng North Philippine Union Conference CHM Department, kasabay ng nasabing VBX training ay sumailalim din sa Level 4 Certification ang mga butihing ministry leader. Ang kanilang mahalagang pagsasanay, balitang may pag-asa, hatid ni Ejen de la Cruz. Masigasig na nagpapatuloy dito sa Palawan ang paglinang sa gawain ng Children Ministries Department. Kaya namoy pinagsanib puwersa ng Palawan Mission ng VBX training para sa bagong temang Heroes at ang Certification Seminar Level 4. Kasama ng NPUC Children Ministries Department Director na si Ma'am Josie Calera at former Director Norlin Kadapan. Pinanukala ang bagong Vacation Bible Experience o VBX Heroes para sa ngayong bakasyon. Layuning dalhin ang mga bata sa mga karanasan ng mga heroes mula sa Biblia at may pakita si Kristo at ang kanyang kapangyarihang gawin ding mga heroes ang mga bata sa pamamagitan ng mga maliliit at simpleng bagay na magkaroon ng malaking epekto o kaibahan sa ating lipunan. Ito pa lang sa training na to na ginanap ngayon dito ay parang yung kami na hindi na bata, yung malalaki na parang excited na excited kami. How much more yung mga bata na tuturuan mo kung paano sila ma-excite dun sa mga stories na inyong i-share sa kanila, yung mga games, yung mga kung ano-ano mga activities na inyong gagawin sa time na yon. Kasi every day ay iba-iba. Iba-iba yung magiging activities niyo. So, looking forward kung gaano sila ka-excited doon sa mangyayari.
Nagpatuloy naman sa Level 4 ang certification seminar ng mga children ministries leaders ng mga iglesia mula sa apat na areas ng Palawan. Ginanap ito sa ANA Plaza Hotel dito sa bayan ng Puerto Princesa. Kasamang naghatid ng walong lektura mula sa Palawan Mission ay sina Pastor Agapito Tuting, retired CHM Director, at Pastor Dan Rev Ricarte. Talagang binabalik natin ang papuri sa ating Panginoon dahil sa kabila ng mga challenges ay natupad din itong ating Adventist Children's Ministry Certification Level 4 at training and worship ng Vacation Bible Experience. Actually, ang ating mga delegates na pumunta po dito ay galing sa mga isla at marami po silang natutunan. And so we are looking forward for the next level dahil ang ating certification level dito sa ating ministry, sa Adventist Children's Ministries Department ay nasa level 11 actually na po tayo. But since we have the challenges dito sa ating territory, dito sa Palawan Mission, kahit mabagal, basta patuloy nating i-empower yung ating mga leaders dahil ito po yung paraan para mag-level up din ang kanilang leadership ng ating ministeryo para sa mga bata. Binigyang diin sa level na ito ang kahalagahan ng pagiging intentional sa pagkilala at pagpasok natin sa mundo ng mga bata upang sila'y lubos na maunawaan at maprotektahan sa mundong ang mga bata ay turing na mahihina at kinariringan. Maraming mga topics po ang tinalakay, ngunit ilan sa mga ito na talagang nagustuhan ko ay involving children in ministry and service and entering the world of the children. So napakahalaga po na maunawaan natin ang mundo ng mga bata, lalo na sa kapanahunan natin ngayon. At talagang nagpapasalamat po ako sa Panginoon na naka-join po ako dito at ako po ay talagang na-bless. Upang ang mga bata ay maakay tungo sa daang sila'y dapat tumungo, ay kinakailangan munang pagsumikapan nating magsimula kung nasaan sila. Mula rito sa Puerto Princesa City, Palawan, ako po si Ejin Joy de la Cruz, naghahatid ng balitang may pag-asa para sa Hope Today, NPUC News. Bagong inspirasyon at matibay na pananampalataya ang naidulot ng Valenzuela District Fellowship sa buhay ng mga Adventistang nagsidalo. Doon kasi ay binigyang diin o kahalagahan ang pagiging mabuti at tapat na steward o katiwala bilang mga pinagpapalang lingkod ng Diyos. Si Joan Nicole Mercado para sa Balitang May Pag-asa. Nagsama-sama ang mga miyembro ng Valenzuela District sa 3S Canumay West para sa isang fellowship patungkol sa stewardship. Nagkaroon ng lektura patungkol sa stewardship sa umaga, pati na rin dedicatory prayer para sa mga Sabbath school teachers ng distrito. May mga nagbahagi rin ng kani-kanilang testimonya mula sa bawat iglesia. Si Pastor Dexter Argarin, Area 6 Chairman, ang siyang nagbahagi ng mensahe patungkol sa stewardship sa oras ng divine worship. Sa hapon naman ay naglektura si Pastor Lodi Mergatus, CLC Stewardship Director, patungkol sa stewardship at siya rin ang nanguna sa dedicatory prayer para sa mga stewardship leaders ng distrito. Isa rin sa highlight ng fellowship na ito ang pagtanggap ng 5 individual kay Kristo sa pamamagitan ng bautismo. Layuning maghatid ng balitang may pag-asa, ako po si Joan Nicole G. Mercado, nag-uulat para sa Hope Today NPUC News. Napuno ng masayang karanasan at mga bagong kaalaman ang Basic Staff Training Course na isinagawa ng Central Quezon 2 District sa Adventist Community Service Center San Antonio, Quezon. Ang nasabing pagsasanay ay makakatulong sa mga ministry involvement ng mga master guide and pathfinders sa nasabing distrito. Si Cheska Franche ang maghahatid ng balitang may pag-asa. Basic Staff Training Course. Yan ang isinagawang programa ng Central Quezon 2 District para sa mga pathfinders and master guide trainees. Ito ay itinao sa Adventist Community Center, Barangay Sampaga, San Antonio, Quezon, sa pangunguna ng mga masisigasig na Master Guide Leaders ng distrito. Sa 3 araw ng pagtitipong ito, umikot ang mga lektura na tungkol sa The Happy Path Small Series,
Hinati sa 8 sessions ang pagbabahagi ng mga mensahe patungkol sa training at ito ay pinagkaloob ng mga sugo ng ating Panginoon na sina Master Guide Medel Cueto, Master Guide Jose Menjoro, Master Guide Glenn Cardona, Master Guide Richie Vimel, Master Guide Edwin Bea, Master Guide Ray Vibas at Master Guide Mervin Ismilio. Araw ng Sabado ay nagkaroon ng pagsamba sa Panginoon at nakarinig ng mabuting balita ang mga trainees at mensahe na mula sa Diyos sa pamagitan ng butihing pastor ng distritong ito at Master Guide na si Pastor Glenn Cardona. Nagpatuloy ang pagsamba at paghahatid ng mensahe hanggang hapon at tunay na pinagpala ang lahat sa kanilang mga napakinggan at mga bagong kaalaman. Pinaka-memorable experience ko po na naranasan nung Pathfinder Club training ay yung pagising ng maaga ng 3 or 4 a.m. dahil kailangan namin mag-ready. Nag-enjoy rin po ako nung nag-basic command training kami dahil first time ko po yung gawin at kung ano ang importance ng Pathfinder. Kinalingguhan naman ay nagkaroon din ng marching and drilling practice ang mga trainees. Ang lahat ay natuto at nagalak na makiisa sa aktibidades na ito. Sa pangunguna at suporta ng mga master guide, officers, sponsors at pakikiisa ng mga Pathfinder at Master Guide trainees at higit sa lahat sa biyaya at tulong ng Panginoon, ang lahat ay natuto at pinagpala sa training na ito. Sa Diyos lamang ang lahat ng papuri. Naghahatid ng balitang may pag-asa. Ako po si Cheska Franche para sa Hope Today and PUC News. Tagumpay sa laro at ebanghelyo. Yan ang naging tema ng idinaos na Northeast Luzon Mission-wide Sports Fest and Voice of Youth sa Northeast Luzon Adventist College, Alicia Isabela. Naging pinakamahalagang bahagi ng kanilang programa doon bukod sa masayang sports activities ay ang pag-aaral ng Biblia at pananalangin. Ang tagumpay ng kaganapang iyan, tunghayan sa balitang may pag-asa ni Princess Rahel. Muling nagtipon-tipon ang mga kabataan ng NLM mula sa Cagayan, Isabela, Quirino at Nueva Vizcaya para sa isang masiglang pagdiriwang ng NLM Sports Fest at VOY Harvest 2024. Tampok sa kaganapan ang iba't ibang palaro at aktibidad na naglalayong patibay ng pisikal na kalusugan at espiritual na buhay ng mga delegado. Ang okasyong ito ay hindi lamang nagbigay daan para sa masayang paligsahan kundi pati na rin sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng Ebanghelyo. Yung mga aral na natutunan throughout this week ay baon ninyo, maging inspirasyon ninyo ito sa inyong paglago, sa inyong relasyon, sa ating Panginoon. Patuloy na magtapat, manampalataya kayo at patuloy na hindi lang magtagumpay sa larangan ng laro, kundi magtagumpay sa larangan ng Ebanghelyo, maibahagi ang mensahe ng kaligtasan sa inyong kapwa kabataan. I'm very blessed po at marami po akong natutunan ngayong sport fest like yung Unity at na pwede ko rin pong may bahagi ito sa aking mga student na like hindi sila Adventist. Mula sa 549 na delegado, 8 nagdesisyon na tumanggap sa Panginoon bilang kanilang personal na tagapagligtas sa pamamagitan ng bautismo. Amen. Sa pagtatapos ng Sports Fest at VOA Harvest, inaasahang nagkaroon ng mas malalim na samahan at pananampalataya ang mga kabataang lumahok. Dala ang inspirasyon ng tema na Tagumpay sa Laro at Ebanghelyo. Layuning magatid ng balitang may dalang pag-asa, Princess Rahel para sa Hope Today NPUC News. I am now a widow. Yung pinagdaanan namin ay hindi biro. It was really too hard. Paano ba yung healing? Paano ko na-experience yung pagpapagaling ng Panginoon? I find spiritual healing socially, emotionally, and also physically in various ways. Moving on really is not that easy.
healing from too much pain, grief, and suffering is not easy. Although sometimes ma-feel ko sa sarili ko that I am happy, nandun pa rin yung sudden feeling of grief, sudden feeling of sorrow, at sometimes I just caught myself crying, sobbing in the middle of the night, and I don't even know how to stop. But God is so good, and He always takes care of me. I am taking time to heal. I just allow the Holy Spirit to show me what He wants me to say, what He wants me to do. And I am so blessed, should I say blessed, not lucky, that I am getting a lot of social, spiritual, and emotional healing or support from my friends, colleagues, church friends, families. Napasali ako sa Lifting Christ Ministry, yung mga kapwa ko widow. Yung listening to my kapwa widow ay nakakatulong sa akin to heal and nakaka-relate sa kanilang mga kwento. This brokenness of mine led me back to Jesus. I am being challenged with my daily tasks, my roles and responsibilities as a mother, as a sister, as a daughter, aunt, as a mentor, coach, as research advisor, as tutor, as a friend, as a neighbor, as a Christian. These roles sometimes exhaust me, and it exhausts me a lot. Realize ko na mapapagod ka pala if you are not with Christ. Mapapagod ka pala if you do not love what you do. I have learned, and maybe it is part of my healing process. When you are with Jesus, hindi ka ganun kapagod. I find delight in reading the Bible more than ever. I find it enjoyable praying and talking to God. Since my beloved husband, best friend died, I got no one to talk to at home. I only have God. Kaya kahit anong oras, just like before, that I talk to my husband at the middle of the night or sa madaling araw, since wala siya, ang Panginoon yung sumasala nun. Ang Panginoon ang kausap ko. God has always been good to me. Palagi siyang present. Hindi ko lang siya na-acknowledge before. So my prayer is for Him to allow me to serve Him more in any way, even in my simplest ability. Nawa ay maging inspirasyon ang pagiging broken ng bawat isa sa atin. Pero wag na natin hintayin na tayo ay makaranas ng kabiguan sa buhay bago tayo lumapit sa Panginoon. Lagi nating i-acknowledge na nandyan siya. He will do wonders in our life. He will change us. Puso natin, palagi nating ilaan para sa Panginoon. Pero oras natin, talent natin, at lahat ng bagay na meron tayo, hindi naman sa atin, sa Panginoon. So, praise God for this experience. Although naging roller coaster ride, Jesus is always there. So, once again, I am Sister Josimen Joro, a widow, broken, but always willing to go. I will go for Jesus. I will go with my church. Yan muna ang mga balitang aming ihahatid ngayon. Palaging tumutok sa Hope Channel Philippines para sa mga update sa ating mga kapatid at kanilang mga paglilingkod sa buong Luzon ngayong taon. Tuloy-tuloy pa rin ang online programs and services dito sa Hope Channel North Philippines at sa lahat ng Adventist Facebook pages na naka-flash sa inyong screen. Laging subaybayan ang mga programang hatid ng Adventist World Radio sa buong Mega Manila. Pakinggan ang AWR sa Wave 89.1 FM. Mapapanood din ang mga teleradyo ng mga programang iyan sa Facebook pages ng AWR Luzon, North Philippine Union Conference, Central Luzon Conference, Adventist Medical Center Manila. Sa aming mga kaibigang news contributor, tuloy-tuloy pa rin ang aming pagtanggap ng mga balitang nais ninyong isama sa ating mga news episodes.
Ipadala ang mga ito via email sa news@hopechannel.ph o gamitin ang hashtag na NPUCnews sa inyong mga social media post. Mula dito sa North Philippine Union Conference, ako si Pastor Sherman Fidakan at ito ang Hope Today NPUC News.